May mga miyembro na ng Socorro Bayanihan Services Incorporated na bumaba ng bundok at bumalik sa dati nilang tahanan. Nakatutok si Marisol Abdraman. Kasundo ng pagsuspindi ng DENR sa kasunduan nila ng Socorro Bayanihan Services Incorporated na gamit ang lupang pag-aari ng gobyerno, isa-isa nang nagsibabaan ang mga residente ng Sitio Kapihan. Kabilang sa kanila ang 60-anyos na si Levi Inanog na inabuto naming nag-aayos ng kanyang mga gamit. 4 na taon daw silang nanirahan sa Sitio Kapihan at ngayon ay balikbahay na sa kanilang lugar sa poblasyon. Pero bago pa man sila tuluyang nakababa, marami raw silang pinagdaanan. Ang kanyang 63-anyos asawang si Ricarte, 4 na beses daw tumakas. Pero dahil sa stroke, hirap daw talaga ito lalo't may mga nagbabantay. Sana ang mga gwardiya maikot sa likod, private army, si Ricarte na lang nga makalabas. Nung pumutok ang issue sa Kapihan at nang ipatawag na sina Senior Aguila sa Senado, nagdesisyon na silang bumaba. Pero kaninang umaga lang daw, tinawagan siya ng kanilang leader sa Sitio Kapihan at pinababalik na siya. Kaninang umaga, tinawagan kami ang pabalik kung balik dito. Sino nagpapabalik? Ang mga kasama namin dito. Ah, pero anong sabi niyo po? Hindi namin pumalik eh. Si Senior Aguila na priso na. Nakulong. Tungod sa kalisod. Mangita ba akin sa may muhatag nga agahong mga bata di naman musuporta. Ngayon, masaya na rin silang nakabalik sa kanilang tahanan. Tina na bunutan naman ng tinik ang kanilang 16-anyos na apong si Rafi, di niya tunay na pangalan. Nang sa wakas ay nakababa na sila. Kwento sa amin ni Rafi, 2 beses siyang tumakas nang pilit siyang ipinapakasal ni Senyor Aguila. Una raw, nung 14-anyos pa lang siya at nitong huli lang. So yung sariling desisyon mo, ayaw mo talaga mag-asawa rin? Ayaw po. Parang hindi na po makatarawan nga. Hindi nga kasi free yung mga kandun. Bukod sa kanila, meron pa raw iba na nagbabaan na rin sa poblasyon ayon sa lokal na pamahalaan ng Socorro. Meron na rin daw ilang guro na muling nag-apply. Maswerte raw ang tulad ng mag-asawang sa bandal dahil may binalikan daw silang bahay sa baba. Pero problema ito para sa karamihan na gustong bumaba dahil wala na silang bahay na babalikan. Kaya sinisikap daw ng lokal na pamahalaan na matulungan sila. Amitingan kung ano ang kaya maitulong ng LGU. Sa ngayon, pwede naman namin i-offer yung evacuation center ng munisipyo. Pwede yon yung training center namin. Pwede din magamit yung kumbento. Pwede naman siguro yung mga barangay gym. Patuloy naman daw na hinihintay ng Socorro ang koordinasyon ng DENR para ipatupad ang suspension order na kanilang ipinalabas sa Sitio Kapihan. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abdraman, nakatuto, 24 oras. Mga kapuso, kasama nyo kami 24 oras. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, bisitahin ang GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.